Pag kami tumawag sa inyo, ipinagkakaloob namin ang inyong karapatan na marinig at makuha ang inyong panig. Kung kayo iilag sa amin, lulusubi namin kayo. Ito lang naman, simple lang naman yung tanong namin. Bakit may ibang tao nakapagbukas? Baka sinawala dahil may pagkukulang tayo. Magandang doktor, pagod na rin siguro lang. Hindi excuse yung pagod siya rin. Trabaho mo yun. Trabaho mo yun, boss. Oh, hindi na tayo makipag-argumento sa ganito. Sino may tama dito? Sino may pagkukulang dito? Sila ba kayo? Wala pang nakakaalam. Wala ka din yung pagkakabi namin sila naman yun. Wala ka din yung pagkakabi. Kasi kaya ka lang tapang may camera kayo. Hindi pa tayo tapos sa ating pagtutuos. Ano bang problema natin? Isa tungkol ko din sana sa DLTV Bus Company. Okay. Noong 18 ng gabi, nawalan ako ng bag. Kinuha po sa akin pagdating ko ng Pasay Top sa terminal nila. Kinabot sa akin ng conductor yung bag ko. Kinasok doon sa apartment sa estribo po. Pagbaba ko po nang sa may Tambuli pa, binuksan po ni conductor yung ano, wala na po yung gamit ko. Tapos kinabukasan po, nagpa-review ako ng CCTV doon sa Pasay po. Positive po yung bag ko, may kumuho na. Pero hindi siya? Hindi po. Eto, ano, sumakay sila ng bus papuntang Batangas sa Pasay Terminal ng DLTBs. Pagdating sa Lipas, Batangas, ay wala daw yung bag na inilagay sa compartment ng bus. Ang bag ay naglalaman ng car accessories at gagawing paninda, personal na gamit na mahalagang resibo, nakakahalagang 40,000 pesos. Anong sinabi ng DLTB? Ito ba ay nakita mismo, kayo mismo naglagay sa luggage compartment ng bus? Noong una po, nakuha yun sa CCTV, mm-hmm, na unang kopya. Okay. Tapos pagbalik ko po, nung 17, mm-hmm, nawala na po yung pagpasok po na. Alright. Sa makatuwid, ni-review ninyo yung CCTV. Opo. Alright. Sa una, at pinakita lang, may kumuha roon. Opo. Pero ito'y pag-review ninyo, hindi nakita yung paglagay ng conductor or paglagay mo sa compartment ng bus na pinasok yung bag tapos sinara ng conductor. Opo. Ayan. Ito muna pagdating sa batas at titingnan natin kung may habol. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Batas. May pananagutan ho ba ang bus company sa kanilang serbisyo sa mga bagahe at pasahero? Ay, linawin ho natin to, Attorney. Yung kumuhang yon na hindi naman yung may-ari ng bagahe, hindi yung pasahero mismo, ay magiging maliwanag ang pananagutan ng bus company. Mm-hmm. Bakit po? Ang pananagutan po ng isang bus company na tinatawag nating common carrier sa ilalim ng Kodigo Sibil ng Pilipinas sa kanyang tungkulin sa mga pasahero, mula po doon sa aktong sasakay pa lamang yung pasahero hanggang doon sa kompletong nakababa yung pasahero kasama po. Mm-hmm. At hindi po na kompleto ang tungkulin niya. Hindi na ganap ang tungkulin niya ng isang bus company. Mm-hmm. Siya po ang mananagot doon, mm-hmm, po sa halaga ng nawalang mga bagahe, mm-hmm, siya pananagot doon, mm-hmm, po sa daños perjuicios. Mm-hmm. So, pananagutan po siya. Okay. Hindi natatapos dito ang aming aksyon. Kami hahamunin namin, pupunta kami sa DLTV para tingnan ang kabuuan ng tape na yan na para bang pinutol nila na akala makakalusot. Pangalawang hakbang namin ay pupunta na rin kami sa LTFRB para ipatawag itong DLTV dahil may pananagutan sila, sabi nyo nga, at karapatan ng pasahero ang mga bagahe, yan ay kumbaga kabahagi ng pananagutan at responsibilidad ng sinasabing bus company, Attorney. Pag kami tumawag sa inyo, ipinagkakaloob namin ang inyong karapatan na marinig at makuha ang inyong panig. Kung kayo iilag sa amin, lalo namin kayong bubuisitin at lulusubi namin kayo sa pamamagitan ng paggamit na ipagkaloob sa inyo, pagduduldulan ng inyong karapatan na huwag niyong baliwalain. At hindi lang dyan, gusto namin makita ang kabuuan ng tape at magnakita ng aming mga investigators na kayo nagloloko-loko. Humanda na kayo. Hindi pa tayo tapos sa ating pagtutuos. Part 1 pa lang to. Abangan!
kami nahabol, sir, mga staff po kami ni Mr. Tulfo, tabitag po kami. Okay. Sir, lumapit po si sir, sa amin, sir, no, regarding dun sa nawawalang bagay na. Kailan po nangyari yan? Noong akinsi pa po. Akinsi pa? Opo. Nang Abril? Abril po. Siguro po, para mapabilis tayo, no? I'm sure marami rin kayong gagawin. Gumawa na po ba kayo ng formal letter of complaint? Ganito po. Nasa HR na po namin. Ah, okay, sige. Follow up natin. Ipa-follow up ko kasi ako, terminal manager lang po ako dito. Yung question ko lang po, sir, no? Hindi, sir, na it was aired yesterday sa Bitag Pilos Protocol. Ito po yung hosted ni Mr. Ben Tulfo. Ngayon, sir, may CCTV silang pinakita sa amin. Okay. Oo, na nakuha nga yung bag nila ng ibang tao. Nakuha ng ibang tao? Oo. Ang question ko po sir, kasi ganito, paano po ba yung protocol nyo dito sa regarding sa safety ng mga gamit ng mga pasahero natin, sir? Yung mga bagaheng ganyan, ano yan, cargo yan, ng conductor. Wala ba tayong ticket or parang train stop na if ever na? Kasi para sir, malay magkawalaan or what? Pagka maraming ano, ang protocol dyan, pagka masyado maraming bagahe, minsan may mga train stop na binibigay. Not all the time, pagka konti lang naman ang ano. Kasi hindi naman napakadalang mangyari yan. Yan po kasi ang inaano sa amin ng HR na ano po sinasabi? Na wala daw kami, wala daw sa puti ng DMTB. Bakit kasi daw? Wala daw pong ticket. Yung pong ticket nyo sa bus meron? Kinuha ko sa po. Ah, meron kayo rin? Opo. Yung inaano nila, wala silang pananagutan kasi hindi daw kinikita ni conductor. Tapos nakit. Yung bagahe, dapat daw yun may ticket. Pero sir, the way you see it, sir, meron bang pagkukulang yung conductor natin? Kasi meron. Eh, pagka ganun, kasi bakit hindi niya napangalagaan yung bagahe na nandun? Siguro kung gusto ninyo, ipaano natin kayo. Pwede ko naman kayo i-passes na lang kung gusto niyo pumunta sa turbina. Monday morning, sir, gawin natin para... Siguro sir, makikisuyo na lang din kami sa'yo, pa-coordinate na lang din doon. Sige. Napupunta kami and then... Sige. Pero sir, parang iharap-harap natin. Para maparapik ko sa inyo. Driver. Pwede po. Ngayon, sir, under evaluation yung sa driver conductor namin. Kaya kami pinapunta ni Mr. Pulfo dito. Nabitag dito, ma'am. Kasi ma'am, may nakikita kami ng something wrong with the system siguro. Kasi sa CCTV po kasi, kung napanood niyo po, pinalabas po namin to last Thursday. Okay? So sa CCTV, nakita talaga namin na may ibang taong Ibang tao ang bumukas ng estribo. Pag may protocol ba tayo, ma'am, na regarding dun, di ba parang may hawak na parang susi yung estribo na yun? Yes, meron. Opo. So, supposed to be dapat si conductor or si driver lang alam kung bukas yun, di ba? Mm-hmm. Nagtataka kasi kami, bakit in-unload, hinayaan niyang i-unload yung bagahe, papalis pa lang eh, bakit mag-unload kung paalis pa lang? Mm-hmm. Actually, sir, yung CCTV, hindi pa talaga namin nakikita. Kaya, sir, ang pagtataka din namin, ma'am, kasi yung binigay na copy sa kanila is putol. Hindi napakita doon yung ano, hindi napakita doon yung pag-abot ng bag sa conductor. Kaya parang sa amin, parang may established na may binigay talaga siya. Ayan yun, sir. Actually, nag-request naman kami ng kopya nito sa LRT terminal. So, hinihintay lang talaga namin, sir, yung CCTV. Kasi doon din, sir, mag-base si HR manager namin sa decision. Ang sabi naman, sir, sa amin ng management, maghintay lang kahit at least 2 weeks para madesisyonan ni HR manager yung sa case ni sir.
Within 2 weeks po, kung wala kang may bigay na ano sa inyong decision, tsaka kung kayo pwede mag-reclam. Sa HR po kayo, ma'am, di ba? May nakikita ba kayong fault, ma'am, dito sa driver, sa takonduktor or sa driver? Sa ngayon, wala kami makikita kasi hindi pa namin na, ano yun, napapalad eh. Mahirap magsalita. Yun niya, ma'am, eh. Sabi siya nga, nakakanda ka na investigation. Teka lang, we are not here to argue with you. Sa amin lang, tinatanong lang namin kung umaylap, kung ano ba talaga yung sistema niyo. Baka kasi nawala dahil may pagkukulang tayo. May protocol diyan din oh. Sabi ko, ang allowed ba niya yung conductor? Siguro yung panahon na yun, kasagsagan ng dami ng tao. Oh. Hindi mo na rin masasabi na mga ano yung tao, yung conductor doon. Pagod na rin siguro na. Hindi niya na malay. Pwede na doon sinabi niya na malay. Hindi, sorry sir. Hindi naman, hindi excuse yung pagod sir. Hindi, kung sabihin mo, gano'ng ka-press yung mind mo, kung sa dami ng tao yung hindi mo na kaya. Trabaho mo yun, boss eh. Hindi na tayo makipag-argumento sa ganyan. Ay, no-hybrid ka masyado. Sino ba yung tama dito? Sino ba yung pagkukulang dito? Sila ba kayo? Wala pang nakakaalam ko. Wala kami yung pinag-aaralan siya na wala eh. O, sigaw! Magtatanong ka tapos eh, sasalungan natin yung sagot. Kaya ganun ba yung ano kasi. Ikaw wala sa akin. Ikaw wala sa akin. Ikaw wala sa akin. Ikaw wala sa akin. Kasi kaya kami tapang may camera kayo. Yan din! Wala ka tayo pa. Gusto niya may camera sir. Gusto niya may camera. Tingin niyo ma'am, ba yun? Napagod yung ano? Hindi niya mabantayin yung estribo? Para sa akin, hindi reason niya napagod ako. Kasi yun nga eh. Duty first. Sir, kahit sabihin pa namin may pagkakamali o walang pagkakamali, iba pa rin ang magdidesisyon yung sir. To wrap it up, ma'am, ano po yung pwede niyong mabigay na assurance kay sir, ma'am, para masettle tong case na? Basta within 2 weeks, sir.